Ikunento lang ito sa akin ng isang nakasabay namin na umakyat ng bundok. Umakyat kami noon sa Sagada. Dalawang grupo kami noon ng mountaineers na nagkataong nagkasabay-sabay na umakyat sa parehong trail. Dahil sa mahabang akyatan, nagkwentuhan kami habang naglalakad. Nagtanungan kami tungkol sa mga bundok na naakyat na ng isa't isa. Sabi ng isa, yung latest niya daw ay Mount Apo. Yung isa namang medyo matanda na kasamahan nun ay nakikinig at nagtanong kung totoo ba na may mga bantay sa ganun? Doon na nagkwento ang isang kasamahan namin tungkol sa kakaibang na-experience niya nung umakyat sila sa Mount Banahaw. Kilala naman ang Mount Banahaw sa aming mga mountaineers. Ito yung isa sa mga bundok na talagang may kwento-kwento ang mga umaakyat doon. Kaya naging interesado din kami sa kwento niya. Paakyat daw sila noon. Ordinaryong araw lang. Magandang panahon. Hindi maaraw. Hindi rin naman umuulan. Naglalakad sila sa trail noon nang mapansin nila na nawala sa linya nila ang isa nilang kasama. Sumenyas ang isa nilang kasama na may nawawala sa bilang. Kaya naman nagsihinto muna ang grupo. Hindi kasi pwedeng magpatuloy kapag may nawawalang isa. Bumalik sila sa trail para hanapin ang nawawalan nilang kasama. Nagulat na lamang sila nang makita nilang lalaki na naglalakad pa rin papunta sa ibang daanan. Parang hindi nito naririnig ang tawag ng mga kasama niya. Kaya nilapitan na lang siya at hinatak. Nagtataka sila kung bakit siya nawala, e samantalang magkakasunod lang naman sila. Kaya tinanong nila ang lalaki. Ang sabi naman ng lalaki, hindi niya daw alam na lumiko siya. Nakasunod lang naman siya kasi sinusundan niya pala ng tingin yung paa ng nasa unahan niya. Kaya pala, imbis na dumiretso sa trail, kung saan naglalakad yung ibang kasama niya, kumaliwa ito. Buti na lang at napansin agad ito ng kasunod niya, kaya hinanap nila yung lalaki. Hindi na lang nila pinansin yung sinabi ng lalaki kasi baka daw dala lang ng pagod. Kinagabihan, nag-set up na sila ng camp at nagluto ng makakain. Nakalimutan na nila ang nangyari kasi masaya silang nagkukwentuhan habang kumakain. Maya-maya, napansin nila na yung isang babaeng kasama nila ay kanina pa hindi mapakali. Tinanong nila ito kung anong problema. Ang sabi niya naman, parang may mga nakatingin daw sa kanila. Natahimik daw sila noon dahil sa sinabi ng babae. Yung babae na yun pala ay may third eye at nung mga panahon na yun, may nakikita siya na may kung ano ang nakapaligid sa kanila sa madilim na bahagi ng gubat. Parang pinagmamatsyagan daw sila. Kinilabutan daw sila noon sa sinabi ng babae kaya maaga na lang silang nag-lights out nung gabing yun. Kinaumagahan, napansin ulit nila na wala sa kondisyon yung babae. Tinanong ulit siya kung kaya niya pa rin ba umakyat. Ang sabi niya, kaya niya naman daw. Hindi lang siya nakatulog kagabi kasi may umuyugyug daw sa tent niya. Hindi na lang sila umimik nun. Pero kagabi, naririnig din daw nila yung pagyugyug sa kabilang tent. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayong mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba.
Maraming salamat ulit.